aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, galang ng lahat, Panginoon. May salamat sa iyong biyaya, sa iyong grasya, sa iyong pag-ibig. Sapagkat pinananatili mo kami, Panginoon, sa pananampalataya. Kahit minsan kami nakakaranas ng hirap, ng kabigatan ng kalooban, hindi nyo kami hinayaan, Panginoon, na patuloy na bumagsak dito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, sa pag-ibig, pagkat din yung kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon, na patuloy na nagpapalakas sa amin, sa tuwing kami nanghihina, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, napakalusin niyo po yung banal espiritu sa akin at sa bawat isa, ang hayag ng salita mo lamang, Panginoon, at sa mga makikinig naman, Panginoon, napakalusin niyo po yung banal na espiritu para maintindihan ito namin ang aming salita. Bilang namin ito maintindihan, pagkos isabuhin namin ito sa pangaraw-araw. Mali, binabalik po namin, pagpulit po sa salamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng mga hukom o Book of Judges, chapter 16, verses 28. But let me read po hanggang verse 30. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Judges, chapter 16, verses 28. Ito po ang salita ng Diyos. At nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasama kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo na pagdumot nila sa aking mga mata. Verse 29, itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako. Ngunit, kasama-sama tayong mamamatay. Ibinus niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Bumuho ito at nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng Filisteong naroon. Kaya ang matay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Pupuri sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito pong aklat ng Judges or hukom is walang particular na sinabi dito kung sino talaga yung author na nagsabi. Pagkos sa isang mga pag-aaral, isang pinakamalapit na nagsulat nito is si Samuel, no? Dito pinapakita sa aklat ng hukom na nagtalaga yung Diyos ng mga bayani na pinili ng Diyos para pamunuan yung Israel. Kasi during this time, wala silang hari dito. Diba? Kaya nagtalaga yung Diyos ng mga hukom or judges. Sinabi ko hukom or judges, ito po yung mga leader. Sila po yung nagsisilbing leader sa Israel. Diba? Sila yung namumuno sa mga kaaway nila ng mga sumasakop sa kanila. At marami po ang mga naging judges o yung mga naging hukom o nagsilbing leader sa bansang Israel during this time. At marami po sila dito. At isa na nga po dito is si Samson. Diba? So si Samson, naman natin, is anak siya ni Manoa. At yung anak ni Manoa is baog. Diba? Hindi siya magkakaanak. Dahil sa biyaya ng Diyos, is pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng anak yung magkasawa. Diba? Binigyan sila ng supreme. At binigyan din ang kondisyon ng Diyos yung asawa ni Manoa na huwag iinom ng alak o kung ano pa mang nakakalasing na inumin at kumain ng mga itinuturing na marumi. And so on, ipinanganak na nga si Samson at di naman lingit sa ating kaalaman na si Samson ay pinanganak na pinagpala ng banal na espiritu. No? Binayaan siya ng kakaibang lakas, binayaan siya ng supernatural powers na sa Diyos lamang nagmula. Bakit inilagaan ng Diyos si Samson? Para iligtas sa kamay ng mga Filisteo yung bansang Israel during this time. Pero may mga kondisyon na inutos ng Diyos para kay Samson. Yun ay huwag na huwag puputulin yung kanyang buhok simula kapanganakan niya upang mapanatili yung lakas ni Samson. At yun yung kondisyon ng Diyos. Siguro, familiar naman tayo sa kwento ng gamo-gamo at lampara na isinulat ni Jose Rizal, diba, ng ating bayani. Diba? Sa mga nakakaalam, diba, doon sa kwento, is pinagsasabihan ng nanay yung bakang gamo-gamo na huwag lumapit doon sa lampara, sa apoy ng lampara.
Kasi baka masunog siya, pag nahakip siya, is may tendency na masunog siya at mamatay. Diba? Dahil sa kakulitan ng gamo-gamo, diba? Sa katigasan ng ulo, diba, imagine mo, gamo-gamo na, tigas pa ng ulo, diba? Sa katigasan niya ng ulo is, ano, sinunod niya pa rin yung kagustuhan niya. At yun na nga, sa kinakatakutan ng nanay niya, yun, nahagip siya ng apoy at namatay. Diba? Namatay yung batang gamo-gamo. Diba? Anong kwento? Ay, anong aral ang makukuha natin sa kwento ng gamo-gamo at number. Kung i-connecta natin ito sa buhay natin, lalo na sa buhay natin Kristiyano, is hindi pa din maiiwasan na gawin natin yung mga bagay na gusto natin. Diba? Hindi pa rin maiiwasan na gawin natin yung mga fleshly desire, yung nanais ng mga laman natin. Diba? Kahit alam na natin. Diba? Na kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Diba? Kahit alam na natin ang tinawag tayo para sumunod sa Kanya. Pero mas sinusunod pa rin natin minsan, o kadalasan, yung mga kagustuhan ng ating sarili. Bakit? Diba? Dahil minsan, pinahumaling tayo sa kamunduan. Diba? Nahumaling tayo sa kamunduan, siya nagdudulot sa atin na pagbagsak sa kasalanan. No? Kaya ang mensaheng nais kong iparating sa umagang ito ay ang pagkahumaling ng isang Kristiyano sa makamundong gawa ay maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng kanyang pananampalataya. No? Ang pagkahumaling ng isang Kristiyano sa mga makamundong gawa ay maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng kanyang pananampalataya. A Christian's obsession in worldly works may be the cause of the fall of his faith. No? Hindi maiwasan sa isang tao na mag-focus sa isang bagay. Diba? Bilang tao, tayo, bilang mga Kristiyano, yung mga tinatangkilig tayong bagay dito sa mundo. No? Kadalasan, yung isang bagay, is yun na lang yung gusto natin makita, yun na lang yung gusto natin maramdaman. Diba? Minsan, sobrang saya natin kapag meron tayong mga bagay, pera, mga gamit, o kung ano paman nagpapasaya sa atin. Diba? At iba-iba tayo ng hilig. Diba? Hindi lang. Hindi lang tayo mag-iba ng hilig. Siguro may mga magkakaparehas din tayo ng hilig. Pero sa madaling salita, may kanya-kanya tayo tinatangkilig o tinanghuhumalingan sa mga buhay natin. Kaso nga lang, ang danger ng ating pagtangkilig sa isang bagay o pagkumaling man dito ay possible na maging sanhi ng pagbagsak natin dito. Kumakurap pansamantala yung ating pananampalataya. Diba? In our passage, diba, sa text na nabasa natin, pinili ng Diyos si Samson upang siya yung kaalo sa mga Filisteo. Pero dahil sa katigasan ng ulo ni Samson, ay nagkasala siya sa Diyos. Diba? Nagsala siya sa Diyos. Diba? Nagkasawa siya ng hindi mananampalataya. Diba? Sa unang mga chapter, kung mababasa natin doon, nagkasawa siya ng hindi mananampalataya. Then, following chapter, sumibig siya sa ibang babae. Diba? May kita natin yung danger, ng kasalanan. Diba? Yung last word desire na pinairal ni Samson. Diba? Na nagdala sa kanya, sa kapahamakan. Diba? Dahil sa pagkahumaling niya sa pag-ibig, diba natin alam kung pag-ibig na yun. Diba? Ang dahilan yun para magkasala siya sa Panginoon. Diba? At ibang babae yung tinasama ni Samson. Diba? Na imbis na matuto siya sa unang niyang pagkakamali, diba? Nagpahabol pa siya. Diba? Na imbis na malaman niya yung kanyang pagkakamali is umisa pa siya kay ano, Delilah. Diba? Nagpahabol pa siya ng relasyon sa hindi mananampalataya. Diba? Dahilan yun para tumagsak si Samson sa mananampalataya. Diba? Ano makikita natin aral dito? Diba? Bilang isang mananampalataya, i-preserve natin ang ating pag-ibig sa kapwa natin mananampalataya. Kasi nakita naman natin yung epekto, diba, ng hindi maka-Diyos na pag-ibig. Diba? Dahil doon, yung dahilan kung bakit nasira yung pag iisip ni Samson. Kasi nahumalik siya sa mga ano eh, sa mga babae ng mga Pilisteo, di ba? Hindi naman mananampalataya yun. Kaya nagdulot yun ang kapahamakan niya, di ba? Na imbis na palikuran niya yung kanyang kasalanan, pinagpatuloy pa din niya yung hindi makadyos na relasyon. Di ba? Naging dahilan yun. Di ba yun yung naging sanhi ng dahilan para sabihin niya kay Delilah yung sekreto ng kanyang lakas. Di ba? Ang sakot na kung paano palilin lang ng serpent kay Eva. Diba? Para kainin yung prutas.
sumuway sa Diyos, isink lang din yung panlilindang ni Delilah kay Samson para sabihin yung kung ano talaga yung kahinaan ni Samson. Yun na nga, tagumpay nga. Kung paano nagtagumpay yung serpent, is ganun din ang pagtatagumpay ni Delilah. Diba? Nalaman ni Delilah yung kahinaan ni Samson, taga dito pinutol yung buhok ni Samson. At dahilan para siya'y mahuli, dahilan para siya'y mabulag, at dahilan ng pagbagsak niya at maalipin ng mga Filisteo. Diba? Dahil sa maling pag-ibig, dahil sa pagkumbaling sa kasalanan, umagsak si Samson. Diba? Dahil sa kanyang kahibangan, siya'y pinarosahan ng Panginoon Diyos. Ito'y babalala, babala para sa panahon natin ngayon. Diba? Babala ito, na kung patuloy tayong mamumuhi sa kasalanan, diba? Na kung patuloy natin ikukubli, patuloy natin susundin ang ating mga sarili at kaparusahan ang matatamasan natin sa Diyos. Diba? Na kung patuloy natin susundin ang ating mga kagustuhan, ang ating mga sarili, diba? Pag sumusukay tayo lagi sa Diyos, tsaka kapahamakan yung dulo nito sa atin, kagaya ng kapahamakan na dinulo ni Samson. No? Aantayin pa ba natin na tayo parusahan ng Diyos bago magsisi? Diba? Aantayin pa ba natin na badurog muna yung mga puso natin bago tayo lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Kaya sa pagtatapos mga kapatid, let's go back to our text. Judges chapter 16 verse 28. At nalalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasama ko minsan pa ninyo kung palakasin upang sa pagkakataong ito ay makaganti ako sa mga Filisteo na nagdugo nila sa aking mga mata. Tinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang maligi sa gitna ng gusali. Malakas na sinabi, mamatay ako, ngunit sama-sama tayo mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at tinulak ang mga maligi, gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno at ang lahat ng Filisteo naroon. Kaya nakatay ni Samson sa mga oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa nung siya ay nabubuhay pa. Nakita natin dito yung tragic na kwento ni Samson. Diba? Yung tragic na kanyang naranasan bago siyang mamatay. Diba? At yung consequences na dulot ng kasalanan sa buhay niya. Diba? Naging sanhi ng kanyang pagbagsak at kamatayan. Ngunit, hindi lang doon, hindi lang puro tragic, no? Makita din natin dito yung biyaya ng Diyos. Kasi makikita natin dito yung pag-regenerate ng Panginoon sa puso ng mga pinili niya. Kasi nagsisi si Samson sa kanyang mga kasalanan, diba? Papatawad agad yung dinilog ng Panginoon. Diba? Agad-agad binalik yung kanyang lakas. Diba? Na ganun din tayo. So, kung tayo nanghihina, tayo nagkaroon ng kasalanan, tayo magtutubli lumapit sa Diyos. Diba? Kasi alam naman natin na tayo patatawarin ng Panginoong Hesukristo. Diba? Salamat sa Panginoong Hesus. Diba? Dahil tayo nakakalapit sa Ama. Diba? Sa gitna ng pagre-rebelde natin, sa gitna ng pagsuway natin sa mga kasalanan, pagsunod sa mga kagustuhan natin, diba? Andiyan yung Diyos. Diba? So, kung tayo lalapit sa Kanya at hindi niya tayo papabayaan. Bakit? Kasi binago na ni Kristo yung mga puso natin. Binago na ni Kristo yung mga buhay natin. Diba? Na kung tayo dati patay sa kasalanan, ngayon, binuhay na tayo ng Panginoong Diyos. Diba? Dahil sa kanyang matapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang hamon sa atin sa umagang ito, ay aantayin pa ba natin, magpunta muna tayo sa bingit ng kamatayan bago tayo magsisi at humingi sa Diyos, ng kapatawaran sa Diyos? Diba? Huwag na natin antayin yung mga ilang segundo na yung buhay mo bago ka magsisi sa Diyos. No? Diba? Para sa mga mananampalataya, diba? Tayo maging kampante dahil ligtas na tayo. Diba? Tandaan natin na dyan yung demonyo na nag-aabang lang sa pagbagsak natin. Diba? Kaya patuloy tayong lumapit sa Diyos, patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa kanyang tayo nagkakasala sa Kanya. Diba? Para naman sa mga hindi mananampalataya, saan mo, impyerno yung kalihinatnan mo. Kapag hindi ka nagsisi, hindi mo tinaliguran yung mga kasalanan mo at hindi ka sumampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. No? Huwag na natin hayaan, kainin tayo ng ating mga
kagustuhan. Huwag natin hayaan na kainit tayo ng ating mga kinahugumalingan sa mundong ito. Diba? Maging aral ito sa atin na kung patuloy tayo magpapasap sa kasalanan, tiyak kapamakan ang ating kalagayan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa iyong salita, Panginoon, na patuloy na babago. Maraming po salamat sa warning, Panginoon, na patuloy namin nanaisin yung aming mga pagkaumaling sa mundong ito, Panginoon. Walang magandang dulot ang madudulot nito sa aming Panginoon. Tiyak kapahamakan, Panginoon. Maraming po salamat sa pagpapakalala, Panginoon, ng iyong salita, na patuloy kami lumapit sa iyo. Patuloy namin pagsisihin ng aming mga kasalanan. Kahit kami minsan durog, wasak, Panginoon, ang namin na dyan yung aming mga kapatiran at Ikaw, Panginoon, na siya nagpapanatili at nagdadagdag ng lakas, Panginoon. Yung mga mahihaan na patuloy bumagsak, Panginoon, sisiyan namin ang mga kasalanan, kaliguran, yung mga nakamunong gawa o Diyos at nag-aral ng salita at sa pamungal ito. Muli, Panginoon, ang labat namin na patuloy pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.